ni po. Rich Palbon. Pakisuporta po Palbon TV. Subscribe po natin Kuya Rich Palbon. Rich Palbon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalinga partner, Rich Falcon TV. Shout out, Kalinga. God bless. So ayan, sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga Kalinga, muli ay nandito na naman po tayo sa labo. For today's video ay pinasyalan po natin sila Rachel at si Ate Lizelle, na kamakailan po ay napanood natin na nakunan po siya at yun nga, dinugo. At dahil po doon sa advice ni Adios Eagle na siya pang-uminom ng sinunog na asukal, ay nakasurvive naman din sila at lumabas nga po doon yung mga buo-buong dugo. So ngayon ay si Ate Lizelle po ay naraspa na. At yun nga, nagpahinga sa ospital ng mga ilang araw. Pero ngayon pong araw na to ay nandito na po siya sa kanilang bahay. At nandito rin po yung asawa ni Ate Lizelle. At dumating din po, no, pagkatapos na malaman kung ano yung nangyari dun sa kanyang asawa. So ngayon po ay pinasyalan natin silang muli upang kumustahin. Kumusta na rin sila Rachel, ano na yung kanilang ginagawa pagkatapos nung insidente nangyari. At ano ngayon ang sitwasyon nila dito sa kanilang tahanan. So samahan po ninyo kami at tayo po ay mag-imbestiga. Mag-imbestiga. Magtanong po tayo, no, sa kanila kung ano po yung mga experiences nila nitong mga nakaraang araw. At syempre, alamin din natin yung tungkol sa kanilang lupa sa pabahay na pinagpe-pray natin para sa kanila, no. So, sana po ay patuloy po na ninyong suportahan ang ating mga vlogs at suportahan po ninyong inyong lingkod Rich Falcon TV kasama po ang aking may bahay. Ayan, si Aljos Eagle. So, andito po tayo kila Ate Rachel ulit. Oh. Ate Rachel, kumusta ka? Ayos naman po. Ayos naman. Kumusta nung mga nakaraang araw? Hindi po masyadong nakatigat. Busy rin po. Nabisi rin kayo. At kumusta naman si Ate Lizelle? Okay man na po siya. Kailan siya nakalabas ng ospital? Monday po. Monday? So, anong araw na ngayon? Wednesday. So, kumusta naman dito sa bahay? So, sino ang nag-aasikaso sa kanya? Ako po, tsaka po yun. Nagdating nga po yung asawa niya. Ayan. At dito pala yung asawa niya, no? Ayan. Ay, grabe si Sir, oh. Nalabandero din pala ito si Sir. Sir, ano po pangalan niyo? Ako si Romualdo Rosales po. Romualdo Apo. Rosales. Ayan. So, kumusta naman po ang sitwasyon ninyo ngayon at lalo yung asawa ninyo ay sa ngayon po medyo hirap kasi nagkabiglaan po eh. Oo. Yung pang budget ko sana pang sa ibang bagay ay napunta po sa ospital. So malaki rin ang biniyaran sa ospital? Opo, medyo may kalaway. Kumusta sir, ano bang trabaho mo sir? Ano po, messenger po. Messenger ka? Opo. Saan ka nagtatrabaho? Sa Manila po. Tinatawagan po ako. Paano ngayon? Mga ilang araw ka dito? Depende po hanggang makarecover po si Mrs. Oo, tama. Mahirap naman ding iwanan. Biglaan. Kaya nga. So, ano bang naramdaman mo brother nung nalaman mo na nasa ganong kalagay ng asawa mo? Siyempre po, bilang asawa, nung isa po, nagpaalam po ako sa boss ko tapos gayak na rin po ako muwi. Nagmotor na nga lang po ako para mag-ilis ng biyahe. Ayan, kumusta naman? Kasi syempre yung mga asawa natin kapag ganyan ang kalagayan, medyo, medyo, tsaka ano eh, iba yung parang emotion nila, di ba? Nagkakaroon sila ng, yung iba nagkakaroon emotional breakdown, o emotional damage na tinatawag. Kumusta naman si Ate Lizelle ngayon, base sa observation mo? Medyo ano po, yun nga po, mababaw po na yung luha niya ngayon kasi baby nga po yung nawala. Pangatlo po sana. Hindi ko rin po mawasang hindi supportan kasi yun nga po, nagkabiglaan din nga po talaga. Tsaka isa, syempre ikaw ang asawa, isa sa pwede niyang sandalan. Kailangan po natin maging malakas para
Okay. Ikaw, brother, anong naramdaman mo na wala yung anak mo? Ano po, malungkot din po. Kasi pangatlo na po sana yun. Ang panganay mo ilang taon na? 16 po. Tapos yung pangalawa? Po is mag-4 po. Oh, grabe no. 12 years ang pagitan. Almost 13. Or almost 13 years. Tapos yung 4, 3 years po sana ang gap nila. Ah, okay. So parang nagkasunod yung bandang dulo no. So ayan, kumusta naman ang buhay ninyo dito sa ano, sa Labo? Kailangan lang pong mag-konting sipag para at least makasurvive. May sariling bahay ba kayo dito? Ay, wala po. Nakikituloy lang po kami kay Rachel ngayon. Ah, si kila Ate Rachel lang kayo nakikitira. Pero ang nangyari, yung... Puhunan po yung kami po. Kayo yung nagtitinda? Opo. Tapos sila Rachel naman yung natulong sa inyo. Tulong-tulong lang po kami dito. O parang isang pamilya na lang, ano? Wala po kasi ba magtutulungan. Nandito ba lahat ng mga anak mo, yung dalawa? Yung panganay ko po nasa Manila. Ah, okay. So, kanina siyang side na nandun? Sa tatay ko po, sa akin. Ah, sa'yo. Senior high school po kasi siya. Anong year na? Senior high school po, 11. 11? Grade 11. So, ano naman ang ano, napag-uusapan ninyo ni Ate Lizel dun sa nangyari? Sa ngayon po, inuuna po muna namin yung mga pangangailangan niya, then sunod na po yung mga financial sakali. Kasi, wala rin talagang pagkukunan, wala rin kami magagawa. Kung wala rin ibang nakatulong ba? Wala po eh. Meron man. Hindi natin maano kung paunti-unti. Magpapasalamat kung magtutulong ng paunti-unti. So ngayon, ano, malabang pabaon si boss dahil alam niyang ganyan yung nangyari sa... Meron po, kahit pa paano. Nagbigay din. Okay. Yan. Tsaka ano, pwede mo nang i-file ng ano yun, di ba? Ng... Paternity. Oo, kasi nanganak din naman yun eh. Hindi nga lang nabuo. Sa susubukan ko po pag uwi ko po. Tsaka yung SSS, di ba? Ayan, so sana ay makatulong sa inyo yung mga binabayaran natin sa sangay ng gobyerno, no? PhilHealth. Ayan, SSS. Pag-ibig, pwede rin naman mag-loan sa pag-ibig, no? SSS, yan. So, nagpaplano rin ba kayo magkaroon ng bahay dito? Sana po, kung magbibigyan ng pagkakataon. Pero sa Manila, may bahay kayong sarili? Opo, bali po, yung sa tatay ko, hinapit po sa tatlo. Ah, bukas kami magkakapatid. Ah, okay. So, malaki ba yung lote? At na? Unit lang po, 40 square meter. Tapos hinati sa tatlo? Hinati. Ano yung, paano pambahay no, pataas? Pataas po, may second floor. May second floor. Third floor. Wala po. yung pangatlo nandun na sa third floor. ang una sa sino ba panganay? Ako po. Dapat ikaw doon sa unahan. Ay, hindi po, ang hati po yung pinto, kada pinto. Ganon? Kwarto-kwarto. Ano 40 square meters? Oh naman, kita mo yung mga kwarto natin, 30 square meters lang yung mga yun. Ang 40 yung kay Mandy ngayon na tinitirahan. Isang buong bahay, isang buong. Malaki yun, di ba? Kaya lang, kung hahatiin mo sa gitna, yon medyo ano nga. So, ano ang plano nyo ngayon, sir? Dalot nagkaganyan si Mrs. Unahin ko po sana yung lakarin, yung mga benefits. May makukuha po sana. Pandemic. Matagal ka naman na yata sa company, ano? Magdadalawang taon pa lang po. Ah, magdadalawang taon. So, wala ka bang nakikita na parang, anong tawag doon? Parang postpartum bang tawag doon na... Meron po siya nararamdaman, bigla lang siyang malulungkot. Nalulungkot, biglang umiiyak, gano'n ano. Kasi ganyan din nangyari doon sa misis ko, kaya lang medyo may katapangan nalala talaga ito. Nasa tabi. Dahil ay, ano ito eh, ilongga kasi ito eh. Kahit na gustuhin niyang, kahit nalulungkot siya ay ano, kumbaga fighter. Parang nakita ko naman si Ate Lizel, medyo may pagka ano rin ano. Fighter din ano. Hindi ka ba nabubugbog? Naglalaban naman po ako. Naglalaban, naglilinis, nagugas ng pinggan, naluto na din. Tulungan lang kasi po. Kasi fighter eh, mahirap kapag ka fighter, no? Kung yung kumbaga, aambahan mo pala, nauna na sila, no? Ganyan yan, no? Pagkabibiruin ko, ba nauuna pa siya? Ayan, nakita natin dito si Ate Lizel, medyo nangingiti, oh. Ate Lizel, kamusta ka?
Okay naman. Laging okay ito si Ate Lincel. Mabuti nga ganyan. Kumusta naman kayo doon sa ospital nung na kayo ay napunta doon? Okay naman. Nakita ko ano? Para nakahandusay lang kayo sa lapag. Wala kayong kama. Siya meron. Nasa ano po siya eh, nasa Libre Room po ako. Ah, okay. So, sino yung mga nakahiga sa lapag? Kayo lang? Sabi ko, parang ano ba itong kalagayan? Si Ate Lizel ba ito na naka, ano lang, nakalapag lang sa sahig? Baka imbis gumaling, magkaubo pa, magka... Nung una doon kami sa labas, tapos nilipat na po kami din sa delivery room. Nag-antay ng doktor hanggang alas 4 ng madaling araw bago ko naraspa. Sobrang tagal. Pero sabi kasi nung una, baka hindi ka naraspa yun kasi hindi ka na nag-bleeding. Oo. Sabi niyang ganun. Eh pagdating ng doktor, pag-ayi sa akin, ay, meron pa niyang natera. Kaya inano pa po ako, niraspa. Niraspa ka pa. Tapos pagkatapos nila. Dapat pala, bago ka umalis, ininuman mo na ng ininuman, ano? Para na, ano na, naubos na. Nalinis na at di ka na naraspa. Anyway, kailangan pa rin naman talaga dumaan sa ganong proseso para hindi naman tayo sisihin din ng mga tao, lalo na yung mga nanonood sa atin, dahil baka sabihin ay hindi natin inagapan, baka may mangyari hindi maganda, dapat pa rin talaga ay nakikita kayo sa ng mga doktor sa ospital. So, kumusta naman pagkatapos ang raspa? Yung nga po, kala ko okay na nung natapos na akong raspahin. Eh bigla pong nag-bleeding, ginugo uli ako, kaya niraspa uli ako. So dalawang beses ka niraspa? Eh saan galing yung pangalawang dugo? Baka dun sa pagraspa sa'yo. Bigla na lang po ano eh, wala pang mga 5 minuto, bigla na lang po akong ginugo uli. Kaya niraspa uli ako, nilinis na. Nilinis ulit. So ngayon, kumusta naman ang kalagayan mo? Nung nasalina na po ako ng dugo, okay naman na. Okay naman na. Kasi nung hindi pa po ako nasasalina ng dugo, sobrang hilo ko po talaga. As in, nagblanko talaga. Nung nagblanko ako, ako na mismo nagpatawag na doktor eh. Tawagan niyo na ako ng doktor. Kasi wala na akong makita. Kasi mamayaan dyan naman na po yung doktor. Nilagyan na ako ng ano ng dugo. Yung kapatid ko nga po, mas kinakabahan pa kaysa sa akin. Ito no. Yung, sabi niya si ate, ang nilagyan na oxygen. Ay grabe. Mabuti hindi kasi nung pong nang ano mo. Nangingirinig nga po ako at ako naman po ang pagtawag ng nurse uli-uli po sa labas. Ako po ang nangingirinig. Pagkakita ko po sa kanya sinasalpakan sa ano ng oxygen ay sabi ko na ko si ate, inaabot ko yata po ng hika. May hika. Ay may hika ka? Eh kumusta naman ikaw? Naka-recover ka naman na? Sa mga panginginig mo. Naka-recover na. So ayan, kumusta naman yung ano? May problema ba sa lupa? Ano naman po, nagpunta nga po kami kay Jojo po. Ay sabi po ay ipapasilip nga daw po para maparte-parte. Sino si Kuya Jojo? Si ano po? Mayor. Ah, Mayor. Kuya Jojo ang tawag nyo kay Mayor. Ay, Kuya Jojo, shout out. Ayan. So, anong sabi niya? Papapuntahin nga daw po dyan at ipapasilip daw. Yun daw po ang may tutulong niya. Papasilip as in survey. Papasilip po yun. Tapos, so, kapag ka na-survey... Pwede na po. Babakuda na po namin. Bakod-bakod na po yun. Ah, wala na kayong babayaran. Kasi parang narinig ko may... Kung hindi yata kayo mahingi ng tulong kay Mayor, ay magbabayad kayo? Magbabayad po kami ng 12K. Uy, ang laki yan, no? Malaki po. Kaya po, kami pong mga so parang pag nagbayad kayo ng 12K, parang hindi rin kayo nabigyan. Parang binili nyo rin, although mura. So ngayon, ang naitulong ni Kapitan, siya ang namagitan. Pinapunta po nga po kami doon ni Kapitan na manghilaw po kami para makalibre kami. So, pumayag naman si Mayor, si Kuya Jojo. Sinamahan po kami ni Kagawad, pag-late naman lang ito, Mayor Jojo. So, okay na. Wala nang babayarang 12,000. Wala na po. So, mga ilang araw pala yan, tuloy-tuloy na yung ano ng pagbibigay ng lupa sa inyo. Anyway, meron naman na kayong certification, di ba?
Yun na lang pong sukat po kasi pito baga po kami susukat. Oo. Yung taga 100. Ibig sabihin malaki pa yung lote dyan. Ito po kami dun. Eh. Sana dito, dito ka sa may bandang bungad-bungad ano? Eh, natabi ka dun sa parang ano ba yun yung... Dulo. Ano yun yung structure dun sa barangay yun? Anyway, ang mangyayari kasi doon sa lupa ninyo, yung nakita natin noon, natabing sapa kasi, di ba? So, ang mangyayari doon, kailangan niyan na tambakan. Tambakan nga. Kasi baka abutin din kayo ng baha doon. Yun po ang inauuna. Sa amin. Dapat magkaroon ng ano, repropping doon, ang barangay. May project ba silang ganyan dyan? Meron na po. Ngayon daw po 25 sisimula na daw po yung... Repropping. Ay, di sana huwag munang tanggalin itong bahay nyo. No? Kasi para kumbaga eh, kung makapag-reprap sila, at least medyo safe na kayo dun sa ano, sa likuran. Kasi dun manggagaling ang tubig dahil yun ang may sapa, no? Eh, ganun pa man, susikapin natin na ano, makapag-ipon na rin tayo ng materialis na ano. Malay mo, mga one of these days ay may mag-deliver na ng hollow blocks. Sa tingin mo ate, mga ilang hollow blocks ang kailanganin ng bahay mo? Ito, ano, ilan ang ano dito nagamit nyo? Magamit po ito. May 1,000 ito? Mahigit po ito. Mahigit 1,000? So, kung magkakabahay ka, anong ini-expect mo sa bahay, sa magiging bahay mo, bagong bahay? Kahit ano po sa akin, basta po may sarili po kaming bahay. Kahit di man kalakihan, ano? Yung tama lang na meron kayong masilungan. Importante po ay may bahay. Oo, sa bagay. Tapos makapag-business ka na ulit doon. Tindahan. At least tabing karsada ka din doon. Pwede ka magtindahan doon. O kaya ay, yan, tuloy-tuloy lang yung pagluluto. Namamaster nyo naman na rin yata, ano? Sure. Sa susunod yan, meron ka ng takalan. Ang laki mo kaya mag-ano, mag-takal. Pang ano na eh, pang limang tao na yung takal nito. Ayan, no? Kaya ano, dinudumog din yung mga paninda nila dito. Madalas ay nauubos agad, ano? So, ngayon natin, Lizelle, dahil hindi pa nakakapunta sila Kuya Bal dito, at sila Ate Edna, lalo na ngayon, nasa Davao sila, o papunta sila ng Davao, si Kalinga Prab naman, papunta naman sila ng Thailand pagbalik nila Ate Edna. So medyo maiipit yung opportunity na makita mo sana sila, no? Pero kung sakali man na tawag dito, hindi sila makapag-pledge agad ng tulong, ay okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Kung halimbawang unti-untiin lang natin ang bahay mo, kasi kahit papaano medyo marami din naman ng viewers na nagka-interest sa ano mo, sa kwento ng buhay ninyo. Ngayon medyo maganda-ganda din yung views natin. Mangyayari nun, siguro yung mapagkikitain ng views ninyo, yun ang ipang-uumpisa natin sa bahay nyo. Ayan, kaya pwede kang ano, pwede kang manawagan doon sa mga viewers natin na patuloy na tangkilikin at panoorin yung kwento ng buhay ninyo, no? Ayan, sige daw. Nahiya na si ate. Sana po ay ano, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta niyo po sa amin. Sana din po mapunta po ako dito ni Ate Edna at ni Kuya Bal, ni Rab, para po makita po nila yung sitwasyon po namin. Gano'ng kahalaga sa iyo na makita sila Kuya Bal dito? Ano po? Mahalaga po para po makita po talaga nila yung sitwasyon po namin. Sana po matulungan po nila kami sa pagpabahay. Kasi nga po bahay lang po talaga. Yung pang-araw-araw naman eh, kaya nyo naman ano? Kaya po namin ang pang-araw at nagsisikap nga po kami na magtulong-tulong para po makalibre po kami sa pang-araw-araw sa pagkain. Malaking bagay po yung araw-araw sa kami makalibre sa pagkain kahit po mapago din po talaga magparaluto po. Hugas, luto. Minsan pasma, no?
Pero hindi na yun kailangan intindihin nila Kuya Bal sa inyo. Ang talagang hinihiling mo lang dahil may lupa naman, bahay talaga. At hindi naman malaking bahay ang hinihingi, no? Yung tama lang. Ayan. So malay natin at nanonood din sila Kuya Bal, sila Ate Edna ay may mga sponsor din na, na mag-pledge sa inyo. And hopefully, ayan, ay may maitulong din si Kalinga Prab, ano? Ayan, kasi sa dami kasi ng iniisip nila ngayon, ako rin, naiintindihan ko rin naman sila, sa dami rin ng kanilang mga ginagawa at tinutulungan, medyo yung iba ay talagang, ang ano nila ay mag-antay muna. Kaya lang kasi sa case ninyo, parang nakikipag-unahan kayo sa magiging demolition, ano? Kaya kailangan talaga ninyo na magkaroon ng bahay. At hindi pa naman ganun kalaki ang kita ni Mr. sa pag-iisda. Kagaya minsan, hindi rin kayo nakakapagtinda. Lalo na nung may nangyari kay Ate Lizelle. Hindi po kami na masyadong nakatinda. So yan naman mga kalingap, nandito po si Rachel at talagang namamanhik po siya sa atin at sa lahat po ng mga viewers, sa lahat ng supporters, mga sponsors natin. Ayan, at maging kila Kuya Bal, kila Ate Ed at saka kay Kalinga Prab na talagang ang hiling lang po sana nila talaga ay magkaroon sila ng kahit munting bahay lang na masisilungan nila upang kung sakali man po nabiglaan na silang paalisin dito sa kanilang bahay ay meron naman po silang malilipatan. At ito nga, sabi ko nga po, kung ano man po ang kitain ng aming channel sa pagbablog dito kila Ate Lizelle, ay yun din po ang isa sa mga itutulong po natin. Kaya kami po ay nag-aantay lang din na kapag siguro by next sahuran sa YouTube ay may ma-share na tayo, no? Ate Lizelle, ay Ate Rachel. So may ma-share na po tayo na pangpagawa ng bahay ninyo kasi yung mga naunang views naman natin ay medyo maganda naman. So, ayun, antay-antayin lang Ate Rachel, no? Kasi meron ka pa namang 4 na buwan, tama ba? 4 na buwan pa bago, kumbaga, ay totally sirain itong bahay ninyo. Siguro naman sa 4 na buwan ay nakabuo na tayo ng structure niyan. At ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa mga nais pong tumulong dito po kay Rachel. Siya po ang dating tagapag-alaga, no, nila Kalinga Prab, nila Kakay at saka ni Grace. Na marami nagtatanong, sabi 4 na taon lang daw ang agwat mo kay Kalinga Prab kasi si Kalinga Prab ngayon ay 30 years old dahil nag-birthday na siya. So ikaw ay 34. At hindi nila alam, parang sabi nila, grabe naman baby, pwede na ba mag-alaga ang 4 years old? So marami kasi hindi tinatapos yung ano yung video. So hindi nila nalaman dun sa video mo natin noon na nung ikaw ay nag-aalaga doon, estudyante ka ni Ate Edna. So estudyante, ibig sabihin elementary, no? At si Kalinga Prab noon ay 8 years old na. Ang talagang inalagaan mo, although binabantayan mo silang lahat, si Grace ang baby noon. Si Rab, si Kakay, at saka si Grace. Bali, ang baby noon ay si Grace. So, nag-aalaga ka sa kanila nung ikaw ay 12 years old pa lang. Ayun, no? So, para mas malinaw po, no, sa mga nanonood, mas maganda po kasi kung halimbawa ay tapusin po natin yung video. Para po kung mag-comment man kayo ay malinaw din po na naintindihan po natin na yung comment ninyo ay nasagot na pala doon sa unang mga video pa. So si Rab po ay 8 years old, tapos si Kakay at ang baby ay si Grace. Tapos yung edad ni Ate Rachel noon, kaya po hindi pwedeng yaya. Kaya ang sinasabi natin dating tagapag-alaga o tagapagbantay ng mga bata kasi estudyante po ito ni Ate Edna at di naman pwedeng pagtrabahuhin ni Ate Edna dahil maano naman siya, di ba? Ma-child labor naman siya. So ibig sabihin nakikituloy ka sa kanila dati. Ayun, doon ka lang parang natutulog, kumakain. Tapos syempre kapag walang klase, doon po kami sa kanila.
Ayun. Pero pag may klase, napasok naman. Teacher ko nga po yung siya. O, yun. So, malinaw po, no, mga Kalingap, sa mga supporters and viewers natin, na nung edad ni Ate Rachel ay 12 years old, dun siya naging tagapagbantay. Hanggang 13, siguro, kasi sabi mo ay mahigit isang taon, o kulang-kulang dalawang taon din, ano? At yan naman po ay pinatotohanan din sa ate ni Ate Edna. No, na si Kalingap Rab ay 8 years old na, si ate ay 12 years old. Pwede naman po yun na maging tagabantay kasi kung halimbawa, mahirap din naman ang buhay ninyo noon. Kumbaga, ano ba yung pinagdadaanan nyo noon at napunta ka kila Ate Edna? Ano din po, nawiling din po ako sa kanila noon. Mabait kasi? Mabait din po kasi noon. Tsaka, kumikita din po ako noon. Ah, talaga? Binibigyan ka rin ni... Binibigyan po ako noon. May tinda po kami ng yema. Oo. Plastic-plastic po yung bawat... Bawat sa plastic po, pero may 10 piso po ako noon. Ah, talaga? So, ibig sabihin, kumikita ka rin eh. Nakakatulong ka rin sa family ninyo. So, yun po pala. Talagang ang naging... Kahit... Nung ako ay bata pa din, kapag ka meron talagang tao na pwedeng makapagbigay sa akin ng opportunity na kumita, syempre doon tayo magsisiksik, ano? Hanggang sa kung hanggang kailan tayo ilagay doon ang tadhana. So ngayon, si Ate Rachel nga po ay hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral, ano? Hanggang nakapag-asawa na dahil nagtrabaho na lang po siya. So ngayon po, ang ano natin ngayon ay wala silang enough na income. Hindi ka ba nag-apply ulit sa mga trabaho nung na-lay off ka? Kasi kahit man po mag-apply ako ay nagbawas po ng tao. Hindi man na lang po. So hindi ka rin matatanggap. Pero sa ibang ano, sa ibang trabaho, hindi ka nag-attempt na mag... Hindi naman po ako tapos. Ay, hindi ka tapos. Parang yun ang nagpumipigil sa'yo para makapag-apply. Hindi ka naman pwedeng mga tulong at may sakit ka sa puso. Sabi mo, may sakit ka sa puso. Kaya yan. Sa bagay, napakasipag naman po ng asawa ni Rachel. Kahit po kagagaling lang din galing sa sakit. Yun po ang problema natin kasi mga Kalingap sa lahat ng mga supporters natin and viewers ay wala silang pagkukuhanan ng pampagawa ng bahay kasi nga po ay kagagaling lang sa sakit ni Charlie. Tapos ay halos kare-recover niya lang. Ngayon nagtitinda-tinda na rin po siya para po sa pamilya nila, ano nila, Ate Rachel. Ayan. Hindi ka ba nag-aalala kay Charlie na baka mamaya ay sa kanyang... Aalala din po. Kaya nga po minsan pag maulan po, hindi ko po yung pinapayagang magtinda. Dati po talagang trabaho niya, nag-i-scrap po yan. Ito na lang po yung nag-i-scrap. Kaso po yung nagkasakit nga po siya. Oo. Ay rugado baga po pag nag-i-scrap. Oo, buhat-buhat ano. Buhat-buhat. Grabe din. Tapos ang init ng panahon ngayon. Sobrang init ng panahon ngayon pagka tanghali. So ayan Ate Rachel, huling mensahe mo sa mga nanonood sa atin at kila Kuya Bal. Sana po ay suportahan nga po kami, lalo na po mga viewers, sa iyo po Kuya Bal, Ate Edna, Rab, sana po ay makapunta nga po kayo dito sa bahay. Sana rin po ay matulungan nga po ninyo kami. Hindi naman po, kailangan magandang-maganda. Ang halaga po ay may sarili lang po talaga. Masisilungan. Ayan, so maraming salamat sa iyo Ate Rachel. At maging kay Ate Lizelle. Ayan po si Ate Lizelle. Oh. At ayan, naglalaro yung kanya mag-ama. So, bagamat maraming dumarating ng mga pagsubok, pero kailangan pong maging matatag. At syempre, iyaano natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay at alam natin na ang Diyos lang ang may kakayanan na baguhin ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya ayan, maraming salamat po at sa lahat ng ating mga viewers, patuloy po ninyong suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. At huwag po ninyong kalimutang suportahan ang Aking May Bahay. Ayan, Aljos Eagle. Ang itim mo. Wala akong kinakain. Yan po si Aljos Eagle. At syempre po, suportahan din po natin ang lahat mga Kalinga partners. At ayan. So, yung ating pong ginagawang pagtulong o yung ating charity ay dito po tayo naka-focus at nawa po ay marami pa rin pong tao ang
makapag-abot ng kahit konting tulong po para po dito sa pamilya ni Rachel. Unti-unti po pag pinagsama. Oo, unti-unti. Oo. Siguro by end of this month ay pwede na tayong makaipon kahit mga 500 na hollow blocks. Ayan, so yan ay manggagaling na sa kita natin dito sa vlog natin sa inyo, no? Makakapagbigay tayo ng 500 na hollow blocks. So siguro sa mga susunod na no ay hollow blocks ulit, pero para maumpisan siguro ang bahay ninyo sa mga susunod ay mga bakal naman. Bakal, semento, buhangin, graba. Ayan, yan ang mga kailangan po nila Ate Rachel. Kaya kami ay bukod dun sa aming naibigay sa kanila na unang tulong namin sa pagbibigay ng puhunan sa kanila na 2,500 pesos ay ito po. Asahan po ninyo na meron tayong materyales na unti-unting iipunin at dadalhin dito kila Ate Rachel. Ayan na po yung pinaka share ng kanilang views dito po sa ating YT channel. Kaya hiling po namin sa inyo na patuloy po ninyong suportahan ang ating mga vlogs at sana nga po ay share po natin, mag-like, mag-comment po kayo para po mas ma-recommend po tayo ni YouTube. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Mapagpalang araw. Ayan, God bless. Well, magpapaalam na muna kami at maraming salamat sa konting abala. Ayan, meron kaming ibibigay sa'yo kahit pambili-bili lang ng ulam muna o kaya pambaon ng mga bata. So, bahala ka na dyan. Salamat. Ayan, ha. Malaking tulong na po ito. Pambaon-baon po. Mm-hmm. Pang ulam po. So, may bigas pa naman kayo, no? Ayan, yung dinala natin, may bigas pa. So, ayan. Pasensya na muna kayo dyan at pwede yung pambili ng ulam ninyo at pambaon ng mga bata. So, maraming salamat, Ate Lisel. No? Ate Rachel din pati. At saka dito sa asawa ni Ate Lisel si Rom po. Rom. Ayan, kaya Rom. Ayan. Ayan, ang ganda ng baby. Hello baby, how old are you? Ganda nga eh. So, thank you so much. God bless po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy tayong pagpalain ni Lord, no, sa lahat ng ating mga ginagawa. Ayan, supportahan niyo po kami. Kami supportahan. Ito po ang inyong lingkod, Rich Falcon TV. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, and comments lang po sa ating YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. Ayan, please support Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Prab. And also, huwag po ninyong kalimutan ang aking may bahay, Al Jos Eagle. God bless po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Shalom! Parang di naman nababasa, brother, yung anong hinugasan mo? Yan siya yung alikabok natin. Ah, para matanggal ang alikabok. Sa anong gagawin mo dyan? Lainin siya. Putahin mo niyan bukas. Mga marami nakuha mong laing, ah. Ano, agabi, ah. Doon sa ano, talamama. Ayan po, ang ginagawa ni Charlie ngayon. Nagtinda ka ng isda. Mahal po ang isda. So, ikaw pala muna ang nagluluto. Siya po. Tapos babalatan mo pa yan. Madami-dami pa yung babalatan mong tangkay. Ay, hindi na po yan. Ay, hindi na? Ito lang, bibilad lang po itong dahon. Ay, hindi mo na isasamin, ano? Hindi po, ayaw po nung ibang... May tangkay? May tangkay po. Gusto puro dahon lang? Makat din daw, parang tumakat. So, ibibilad mo pa pala yan? Chef. Oo nga, no? Para pantanggal din ng ano, mga ali-alikabok. Maganda yung Malaysia. Nakain din kami nito. At least may, ano, may source ka pa rin, no? Kahit o paano. Siya po. Yan po si Charlie, ang asawa po ni Rachel. Kapag wala ka palang tinda, kung ano-ano lang din ang iniikot-ikot mo. Na-scrap. Nag-scrap ka din.